Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon. Sugar Daddy ni Domenico Roque, lumutang na. Okay, talagang trending na trending itong Bea at Dominic, hiwalayang Dominic, na talagang hanggang dito sa abroad ay pinapag-usapan kahit sa kumpanya ko mga kaibigan. Kaya reaction video, Sugar Daddy ni Dominic Roque, lumutang na. Sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Kayo nga. Alam ni Dominic Roque na hindi invento ang kwentong ito. Okay, alright. Alam nga. Okay, okay, continue ha. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque ito, mga kung kaibigan, sino ha? Ang... Ito mga kaibigan, si Christy Permine dito. Malakas ito makasagap ng mga chismis, showbiz chismis ha. Kaya medyo ang salita nito, talagang medyo may katotohanan. Ha? Or totoo na lahat. Beste per minute. Okay? Per minute. Okay, continue lang. Ay are at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng isyo at hindi kami. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang pasabog ni Christopher Min sa kanyang entertainment vlog na Showbiz Now na kasama ang co-host na sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Gaano kaya katotoo ang chikang natuklasan daw ng kampo ni Bea Alonso na ang condominium unit na tinutuluyan ng fiancé na si Dominic Roque ay pagmamay-ari daw ng isang controversial na politiko? Sino yon? Nako, ito ba yun? Samantala, pinangalanan na at tukoy na kung sino nga ba ang lalaking politiko na tinutukoy ni Christopher Min. Baka naman ito ay kwan lang. Din at sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Yep. Subscribe mga kaibigan ha. Naulit ko, Filipino Reaction. Laging nagre-react sa mga bagay-bagay at nagtitrending ngayon. Lalo sa showbiz at politics na nangyayari sa ating bayan. Okay, continue lang ha. Subscribe, huwag matigas ang ulo. Maraming salamat. Bago pa man ang nalalapit na kasal ni Bea Alonso at Dominic Roque, pinaiimbestigahan pala ng pamilya ni Bea Alonso kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit. Eh, baka naman mayaman si Dominic. Okay, nakatira siya ganyan. Ha? Continue lang ha. Ang sabi, meron siyang business. Tapos nakatira siya sa isang super pangmayamang kondo. At ang kondo unit na tinitirhan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Naku, Diyos mio. Eh baka naman katropa. Ha, o kaya big boss. O kaya pinsan. Mahirap na rin magsalita eh. Sugar daddy ni Dominic Roque. Lumutang na. Oh, talaga naman. Talaga naman ang Pinoy. Okay, continue lang ha. Ngayon kapag tinrace, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit? At bakit siya ang boss ni Dominic? Kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang nababalitaan ninyo tungkol doon sa politiko at kanyang mga kaibigan. Bukod dito, lumabas din ang mga haka-haka na baka raw usaping pera ang pinag-ugatan ng paghihiwalay ng dalawa. Sa tingin ko, kaya ito naghiwalay mga kaibigan sa itong dalawa. Ha? Kung ako itatanungin, kaya ito naghiwalay si Bea Alonso at saka si Dominic. Ay baka ano, wala na silang oras sa isa't isa. Okay? Or baka, totoo nga. Okay, continue lang tayo ha. Nakarating daw sa kanilang kaalaman na bagamat sinasabing hati o share sila sa mga gastos sa mga trip nila abroad, hindi raw totoo iyon. Dahil si Bea daw ang nagbubook ng kanilang mga trip. Dagdag pa, hawak umano si Dominic ng isang malaki at kilalang lalaking politiko kung saan ito ang nagpapasahod sa aktor ng milyon-milyong piso. Naku, grabe naman sahod ng milyon-milyon. Ano yun, buwanan o yearly? Baka naman lingguhan. OMG, Sugar Daddy Dominic Roque, lumutang na. Grabe ng politiko yan. Pag ganyan, milyon-milyon ang pasahod mo sa'yo. Parang may something. Malaki ang ano noon, yung politiko na yon. Kung ganun ang pasahod, milyon-milyon. Ha? Continue lang ha. Nulit ko mga kaibigan ha. Reaction video lang ito. Sugar Daddy ni Dominic Roque, lumutang na. Hindi malinaw kung ano nga ba ang tunay na trabaho o posisyon ni Dominic sa lumabas na balita. Ngunit ayon sa ilan, ay baka raw sugar daddy ito ni Dominic. Nako, MG naman.
OMG naman nangyayari, komersyal. Alam mo ba, nakalahati ng mga nasa Canada at Amerika ay hindi natutuwa sa kanilang... Okay. Isa rin umabot sa aktor ng milyon-milyong piso. Aha. Hindi malinaw kung ano nga ba ang tunay na trabaho o posisyon ni Dominic sa lumabas na balita. Aha. Ngunit ayon sa ilan, ay baka raw sugar daddy ito ni Dominic. Nako. Dito papasok ang mga marites, mga kaibigan. Pag mga sinabing sugar daddy, ha? Daddy-daddy. Akala ko ang sugar daddy, babae lang eh. Babae na may ka-sugar na lalaki. Okay? Yung pala, lalaki, may sugar daddy rin. Wow. Well, alam na. Charing. Okay. Ay, naku, umiiyak mga kaibigan, ha? Umiiyak si Bea Alonso. Natado, picture to. Bago lang ito. Mainit-init pa. Ayan, o. Oh, umiiyak. Goodbye, Bea. Cancel ang kasal, mga kaibigan. Ha? Maliwanag dito. Pag ganito ang pangyayari, Bea Alonso at Dominic Roque, ay sigurado. Preparado na ito sa kasal eh, kaya lang, cancel ang kasal. Umiyak eh. Isa rin umano ito sa dahilan kung bakit kumalas sa kanyang kasal at tila hindi ito masikmura ng naturang aktres, lalo na't ayaw umano nito ng magulong buhay. Ay naku, eh siyempre naman kahit sino babae pag ganyan, nalaman mo na may sugar daddy, siyempre. Bago mayaman pa, sikat na artista, pinapag-usapan ng masa. Celebrity, ang daming paparazzi sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang paparazzi sa Amerika, yan ang tawag. Okay? Sa Pilipinas, marites, paparazzi. Okay? Kasi nga dito to sa Amerika. Eh. Maraming paparazzi sa Pilipinas ay talagang mabubulgar ang iyong lihim. Ha? Kasi nga, sikat kang artista, pag-usapan ka talaga. Ha? Samantala, kasabay ng pagkalat ng balitang ito base sa mga investigasyon ng mga netizens, ay pinangalanan na si Joey Salcida umano ang lalaking politiko. Ay ganun, Joey Salcida. Okay? Mukhang astig to, mga kaibigan. Malaking politiko ito. Mahirap to banggay pag ganito. Ha? Eh baka naman katropa lang. Kasi nga, eh, politiko to mga kaibigan. Ha? Binoto ng bayan. Binoto man sa kanilang lalawigan, kung sino man siya. Ah, hindi ko masyadong kilala. Binoto ng taong bayan, mga kaibigan, ito, baka naman katropa lang or may ka-business partner nga lang talaga. Okay? Kasi nga, sa Pilipinas, ang mga vlogger, sari-sari na. Sari-sari na. Hindi na malaman kung tunay or fake. Pero karamihan dyan, sabi nila, sa social media, wag basta-basta maniwala. Dahil nga, ang fake ay 80% daw, 20% lang ang tama. Okay? Sabi nila, continue lang ha. Long buhay. Samantala, kasabay ng pagkalat ng balitang ito base sa mga investigasyon ng mga netizens, ay pinangalanan na si Joey Salcida umano ang lalaking politiko. Nahawak ang naturang aktor at nagmamay-ari ng mamahaling condominium unit na tinitirhan ngayon ni Dominic Roque. Laki naman magpasahod nun, 1 million-million. Hindi pa malinaw kung ano nga ba ang tunay na ugnayan nila sa isa't isa. Okay, nga mga kaibigan. Sa tingin ko, tropa ito o kaya ka-business partner. Yung sugar daddy, medyo pang ano lang ito. Okay. Ngunit narito ang mga naging komento ngayon ng mga netizens. Mm. Dahil kay Christopher Min, nakarating ako dito. So, totoo ba? Parang anak ni Joey Salcida si Dominic. Titigan yung mabuti mukha ni Dom. Ay, anak! OMG. Grabe nangyari sa Pilipinas. Ano yung anak niya? Possible na anak siguro. Tatay, mag-ama, sugar daddy. Ganon, oh. Anong meron sa inyo ni Dom? Hihin, sabi ko. Ito po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Kayo nga. Alam ni Dominic Roque na hindi invento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Nagoyari ka, Christopher Min. Mag-ama pala yan. Talaga naman ang showbiz. Pero si Christopher Min, mga kaibigan, ha? Ay pag nagbalita ito, about celebrity lang. Okay? Talagang ito, ang daming source nito. Ha? Ang daming source. Kaya sinasabi nito, mga kaibigan, ay talagang tutunay. Kasi nga, hindi basta-basta ito maglabas na, no? Kasi baka siya makasuan, unang-una. Ha? Pangalawa, baka mawalan tiwala ng tao sa kanya kung siya ay naglalabas ng mga bagay-bagay ng mga ganyan. Sa tingin ko, tunay. Okay?
alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Okay, alam nga. Okay, alam na kung alam. Okay, mga kaibigan, puputulin ko na ang pag-review reaction dito. Na ito na, sugar daddy na Dominic Roque, lumutang na. Okay, kasi nga sobrang haba ito. Hanggang 10 minutes lang tayo. Okay? Bahala na kayo, anong masasabi nyo sa kumakalat at nagte-trending ngayon na ito na nga tungkol pa rin sa hiwalayan ni Bea Alonso at Dominic Roque. Okay, sugar daddy ni Dominic, paulit-ulit naman, okay, na lumutang na. Okay, subscribe to my channel. Don't forget, comment. Bye-bye, thank you.